Hi, welcome back to my channel again. This is your Indica Baby as in Maribit Nalo sa aking Facebook account. So, yun. Babalik ako ngayon kasi magluluto ako ngayon ng shorba, kung tawagin. Ito ay tradisyon ng mga Emirati na ano siya, mga vegetable siya na mas sustansya siya sa ating katawan, hindi lang sa mga matatanda, pati na rin sa mga bata. Usually, iniinom ito tuwing hapon. Parang merienda nila yung ganun after mag-read. So, yung mga OFW dito, sa gitna sila, kahit saan, ay related yun. Naka-relate sila sa mga ganyan yung luto-luto. So, ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng vegetable soup. Ang flavor kong gagawin ngayon is carrots with patata, potato, with celery. So, everyday talaga gumagawa ako noon. So, ngayon nalilimutan ko siyang video. So ngayon naalala ko siya ngayon. So binidyo ko siya at ituturo ko sa inyo yung way na nalaman ko dito. Ituturo ko sa inyo. At sana ay makatulong din ito sa inyo na pwede nyo i-apply sa atin, sa mga bata, matatanda, yun na lang. Makaka-approve naman tayo sa mga ganun. So yun, ituturo ko sa inyo at sana ay ma-apply din ninyo ito, hindi lang dito sa Emirati ang gagawa nito. Pwede rin sa tayo. Yun. So yun, ininom ko rin yun. Every time na ako ay magluluto niyan, syempre meron lang ako lagi isang baso. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko gagawin yun. Yung way na tutunan ko dito. So everyday, iba't iba yung mga soup na gagawin ko. So, ibibidyo ko rin yun kung para mayroon dito yung tutunan. Sana makatulong din po ito sa inyo. At mag-umpisa na tayo. Thank you! Vlog ko sa aking pagluluto and everyday routine din. So, simulan na po natin mga gagawin ko. So, ito po yung mga ingredients natin. Sibuyas, bell pepper, carrots, and celery. Yan, celery, and then eto, black pepper, and salt. And yung patata. Yung patata, nahati ko na, nalagay ko na. So, sorry yan. Ilagay ko na siya. So, dalawang patata yan. So, yan. Ilagay ko na siya. So, yun guys. So, alam ko sa mga kamo. Ayan. So, ito yung mga kumpit, dalawang kaso. Dalawang kaso. And then, ito si Biasa. Actually, kapray sana yung kaso. Hindi sa inyong kapray mo. Pero yung gusto ka sila yung pwede sa mga makeup. So, yun nga po. Sama ko siya. Sama ko siya dito. Dito sa akin. Dito na gawa. So, hindi na kumpit ka. And then, next, ang gagawin is Ayan siya. So yan, hihintayin natin siya na maluto, tapos i-blend natin siya. Within 30 minutes or to 45 minutes. So ayan, kumukulo na siya. Okay na siya, malambot na. Malambot na siya. And then, ang gagawin naman natin ngayon is i-blend natin siya. So, yan. Ito yung ating blend. Ipang blend sa kanya. Different. So, yan. Umpisa na natin siyang i-blend. Hanggang sa lahat siya is na duro.
yung para siyang shake, kumbaga, ang kalalagsan niya. Melted out of the bread. And then, kailangan din po natin siya ng lemon. Ito nga po yung celery. Kimchi. And ito yung nord cubes. Kung kailangan lagyan ng nord cubes, ito lang lasa po, lagyan. Pero konti lang po. Pero usually, dapat hindi lalagyan siya. Ano po? And then, so, pagkatapos natin maluto siya, nalagyan ng mga ingredients, everything, at tanggalin na natin siya sa apoy. So, lalagyan na natin siya ng lemon. So, ito yung lemon. Ito, ganyan. Squeeze natin siya ng ganon. Yan. Squeeze natin siya ng lemon. So, dahil yung lemon, natin kinapa, ilagyan natin dyan. Around 2 lemon. So, yun na nga, syempre, after na. Maluto, kailangan natin siya ilagay sa thermos. Tawag nila sa thermos is dela. So, yan. Pupour natin siya dito sa dela, tapos yun, pwede na ininom. So, yan yung dela na sinasabi. Termo siyang malaki. So, ipupour na natin siya. So, yan guys, mga kalibi. Tapos na siya. Ngayon, ipupour na natin siya. So, natikman ko na siya. O, kung naman, hindi siya maalat. Kaya siya may lemon kasi nice taste din siya. Malaki. So, yan siya. Okay na. Ganyan ang itsura niya. So, masarap siya sa mga recommended dito sa mga bata, sa matatanda, lahat. Recommended dito. Kasi, ano siya, vegetable soup. Yan. So, yan. Sana nagustuhan yung aking video at sana may matutunan po kayo dito. Thank you. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe my channel. Thank you so much. Maraming po. About cooking, ganyan. So, mga nalalaman ko dito na pwede rin natin i-apply sa ating Pinas. So, yun lang po at thank you very much!